What's up, madlang people? For today's vlog, ating libutin ang loob ng bridge. Anong nga ba meron dito sa bridge? So wag na nating patagalin. Libutin na natin ang bridge ng barko. Start tayo dito sa Ipis. So noong unang panahon, gumagamit kami ng mapa. Pero ngayon, mas pina-high-tech. Gumagamit kami na yon ng ECDES or the Electronic Chart Display and Information System. So sa ECDES na to, paperless na tayo. Hindi na tayo gagamit ng papel o mapa. So dito mo makikita yung posisyon ng barko, kung saan tayo. So basically, ito na yung mapa natin. So wala na tayong papel. So mayroon tayong dalawang ECDES. So it's a mandatory requirements na meron tayong master or slave or the primary and secondary ECDES. So katapos ng ECDES, dito tayo sa radar o radar ng barko. So naka-off siya dahil isa lang muna yung pinandar natin. So i-switch on na din. So yan, naka-switch on na. So this is the S-band and that's yung isa naman ang X-band. So ang X-band, yun yung makadetect ng what we call the SAR because they have the same frequency, 9 GHz. Itong S-band, usually ginagamit naman ito pag maulan, like that. So since naka-angkurahe kami ngayon, isang radar lang muna ang gagamitin natin. So if i-off ko muna. So syempre, hindi mawawala yung sasakyan, yung barko, kung wala yung steering wheel. So ito yung steering wheel namin. So pag ganun lang, parang na nagda-drive lang tayo ng sasakyan. So ito yung steering wheel natin. So may alarma. Pindutin muna natin yung alarma. So ngayon, after ng steering wheel, punta naman tayo. Time related lang to. So meron tayo steering pump, primary, the main, and the emergency steering. So ito yung engine namin, bridge telegraph, and bow thruster control. So ito yung gyro namin, and GPS, the global positioning system. So dito mo makikita yung mga coordinates, longitude, latitude, number ko. So ito, heater. Pag nasa winter kami or malamig, inuun namin ito. Heat glass controller. So water mesh. Ito naman yung fire pump controller. The fire pump, emergency fire pump, pag may masunog or something, may drill. So dito namin sinisuit. Ito namin yung EIS or the automatic identification system. So dito mo malalaman yung status at information ng barko, like nasa angkorahe kami, at anchor kami. Dito mo makikita yung destination at saka estimated time of arrival, type of a vessel, draft, at kung ilan yung crew ng barko, number of persons. So this is our BHF radio. So as you can see, we are standby on channel 13 and 16. 13 for the safe of navigation and 16 for the distress communication. So this is the BHF. This BHF is used for say area 1. So what is say area 1? So this is the use for coastal communication. So meron tayong sa area 2, sa area 3 at 4. Kung ano ang mga yan, tunghayan natin yan. So for now, ito muna tayo. So ito po yung navigational lights namin. So as you can see, sa nakikita nyo, yung naka-on lang ngayon ay anchor lights dahil naka-anchorahe po kami. So andito din yung mga
controller namin sa mga ilaw. So meron tayong mga ilaw, emergency light, and external light. So andito. Andito. Lahat. So ito naman yung wiper control. So halimbawa pag maulan or tulad din ng sasakyan, mayroon kaming wiper control. So i-switch on namin yan. Ito yung into generation repeater dahil may nitrogen po kami dito sa barko. Ito po yung alarm panel ng engine. So ito naman is a computer. So dito namin malalaman kung may alarm. Ito ay process. So dito namin maraming gamit ito. Dito namin malalaman. Ito naman, ito yung CCTV namin monitor. So dito namin nakikita na mo-monitor yung makina. So kung may halimbawa anong ginagawa nila, meron kaming mata. Kung sino yung natutulog. No, just kidding. So, dalawa pa rin yung BHF namin, BHF radio. So, standby kami sa channel 16, which is the stress. Channel 12 is for the port control. So, ito yung fire detection system. So, dito namin malalaman kung halimbawa may alarma or may sunog. So, dito namin makikita kung ang location ng sunog. So, fire detection system. So, mas high-tech ito. So, ito yung gamit. So, oops. Ito naman yung general emergency alarm. So, dito ginagamit namin yung pag may drills or may emergency. So, ito yung sound na magbibigay ng sound dito sa barko. So, ano pa ba? So, syempre, meron kaming public address. Kung meron na kaming mahalagang i-announce sa public, so ito yung gamit namin. At syempre, pag may public, meron din tayong internal telephone, saka emergency telephone. So, punta naman tayo sa GMDSS radio. So, andito po tayo ngayon sa GMDSS room namin. So ngayon, ito po yung Inmarsat namin. May dalawa kami Inmarsat. So anong gamit nito? So dito, ito yung ginagamit sa Sea Area 3. So around the 76 what we call the longitude. So ang gamit po nito ay dito nagsesend ng mga weather forecast, nav area warnings, security message, anti-piracy message. So this is used for communication, for sending mails and warnings and weather forecast. So ito po yung MFH radio namin. So the MFH radio ay gamit sa Sea Area 2. So more than around 50 to 100 miles from the shore. So dito mo magagamit itong MFHF. So as you can see, we are nag-comply na namin lahat. Meron kaming Sea Area 1, Sea Area 2, Sea Area 3 and 4 communication equipments. So sa Inmarsat meron din printers na yan. Ito yung sample ng mga weather forecast namin. And ito yung communication namin sa satellite ka communication. So it's a pag may matatawag kami sa Pinas, ito yon. Bago lang ako nag-laminate. So ito yung laminator namin sa barko. So ito, pag gusto kang mag-laminate, ito yung gamit. So secure ko yan mama. So dito din sa barko ay meron kami mga ships publication, mga mandatory works na kailangan meron ng barko. Halimbawa, I will show you one example. So, this is the nautical almanac. So, what's the use for nautical almanac? So, this is used for the celestial navigation. Kung kukuha kami ng GHE ng buwan, ng moon, ng sun, at saka stars.
So ito yung isa sa mga gamit ng Nautical Almanac. So malaking bagay ito sa celestial navigation. Anong aklat? So syempre this SOLAS, meron po tayong SOLAS. So number one po ito. So this SOLAS, just to give you a quick tip. So this is was created because of the Titanic. Yes, tama po kayo. Nung dahil sa Titanic, dito na nagawa itong SOLAS or the safety of life at sea. Dahil nung panahon na yun, naalala nyo, hindi pa nagkaroon ng standard ng distress. Halimbawa, nagpaputok sila ng mga pamputok or fireworks. Eh yun pala, hindi na laman, hindi, yun pala is nasa distress na pala. So hindi pa na-synchronize yung mga gagamitin na signal for distress. So doon nag-umpisa. So ito ang result ng Titanic, the SOLAS. So marami pa ito. May mga MARPOL. So ito, syempre, we're traveling worldwide. So kailangan din namin ng guide sa mga parto. Kasi kung ano yung saan yung position ng barko, anong puerto, anong regulation ng lahat-lahat. So dito, ito yung gamit ng guide to port entry. So malaking gamit ito sa mga port information. So dito tayo sa letter signals. So ano ba letter signals? So ito yung for nangangalay na yung kamay ko. Wala kasi ako selfie stick or something. Cellphone lang yung gamit ko, so nangangalay na yung kamay. So alam ba ito alpha? So if my diver though, I have my diver. Ito yung tinatas namin, I have a diver doon. Bravo flag. So if we are carrying a dangerous cargo, if we are bunkering or loading or discharging a dangerous cargo, we will raise this flag, the Bravo flag. So maraming pat, like Quebec. So it means that my vessel is healthy. So pag approaching kami ng barko, ng puerto, ito namin inalalagay namin. So Quebec. So marami pang mga flag dito na may sarili-sariling meaning. So hindi na natin iisahin dahil marami pa tayong lilibutin na mahalaga. So flags, siyempre as pagbigay respeto sa mga puerto at sa mga country na pinupuntahan namin, meron din tayong mga flags like Japan, Philippines. I did not see a Philippines here because we don't have Asia. We are just Europe, America trading. So we'll just give you one example of one of my favorite place. What is that? France. So France is my favorite place. So ang ganda doon, malinis yung structure doon. Malinis, maganda sa France. So yan yung aside from Philippines, so syempre, there's no place like home. So, syempre, meron din kaming rocket parachute flares. So, used for emergency. So sa nakikita niyo, meron talaga yung IMO stickers. So, ito pag walang ilaw, so nagre-reflective ito. So, nakikita ito. So it's IMO stickers. Hindi lang ito basta-basta stickers or papel. So this nagre-reflect ito pag madilim. So meron kami immersion suits dito, life jackets, and child's life jacket. So meron din kami na line throwing equipments, sheets. So this is our line throwing equipments and our ships and symbols. So i-off ko muna, nangangalay na yung kamay ko. So pause ko muna. So now ito po yung chart room namin dati. So dito namin ito yung logbook namin, dito namin nilalag yung
events, position ng barko every hour. Ito yung echo sounder. So echo sounder, dito mo makikita kung ang deep or lalim ng dagat. Speed log, kung ano yung speed ng barko. Also GPS. So may dalawa kaming GPS. Ito yung GPS. Ito yung NavTex receiver. So yung NavTex ang gamit ito is yung magsig kuha nito ng mga warnings, na warnings. Also weather forecast. So meron kaming chronometer. Meron kaming barometer. So ilang yung pressure. Ito yung weather fax namin. So ito yung clock namin. As you can see, meron kami GMT time or the Greenwich Mean Time and local time, local time ng barko. So ito yung course recorder namin. So ngayon, ito naman yung siyempre printer, computer ng barko. So anong gamit dito? Usually kung gagawa kami ng mga drill reports, meron kami mga for office work. So kaya meron computer dito sa bridge. So sa bridge din ay meron din yung coffee, mga kape, kasi 4 hours kami dito usually na duty. Pag bagong gising kami, so syempre nag-iinom kami ng kape. So anong mga kape ang meron kami? So ito ang Nescafe, ito yung common at saka sikat sa Pinas. Ito yung Italian coffee. Honey, meron din kaming honey. So, honey. Perfect for tea. Meron din kaming Milo everyday. Nesquik. And creamer. So, ngayon, magtitimpla tayo ng kape. Kaping espresso. So, first, check natin if may laman ng tubig. So, walang laman ng tubig. Lagyan po natin ng tubig. So, ito, nilalagyan natin ng tubig. After that, siyempre, switch natin. So, it's around 3 minutes waiting time. So, i-pause ko muna dahil meron pa tayong pupuntaan. Sa bridge din namin ay meron siyempre yung comfort room. Pag gusto mo mag-CR, meron yan. So, puntahan natin kung ano ang nasa loob ng CR. So, dito. Ito po yung comfort room namin or toilet. So, ito, malinis to siya. No problem. Siyempre, meron din kaming first aid kit dito sa barko, dito sa bridge. Fire extinguishers. So, after 3 minutes, uminit na yung coffee maker natin. So, magtimpla muna tayo ng kape. So, pinapakita ko lang kung ano yung daily routine ko dito sa bridge. So, minsan magkakape ako, minsan tsaa, so tea, minsan Milo, minsan Nesquik. So for now, magtimpla muna tayo ng kape. So it's a Italian coffee. So parang nasa Starbucks lang tayo dito. So yun lang guys. So ito po yung bridge namin. Dito kami as a officer, nagjo-duty for 4 hours. So ano bang duty ng officer? So kami yung nagpapatakbo ng barko. Kami yung nag-navigate ng barko safe at pupuntang destination. So hindi din biro yung duty namin. Dahil kailangan talaga namin ng safety awareness at dapat alert kami. Kasi minsan may mga
like traffic, may mga fishing boats, mga fishing gear na hindi mo makikita sa radar. So dapat meron ka ding lookout. So every 12 minutes meron kaming BNWAS alarm. So usually habit ko talaga once na mag-alarm yan, iikot pa ako sa barko. Iikot ako dahil para makita ko kung ano ang sitwasyon, like awareness. So guys, let's take a coffee. So sana sa vlog na ito, marami kayong natutunan, especially sa mga baguhan, mga maritime students. At may picture out nila kung ano nga ba ang totoong bridge sa barko. So, see you for the next vlog. And please, don't forget to subscribe. And please share to your friends. Cheers and God bless.